Kumusta mga patrens? Pagkatapos lumutang ni Sandro Mulak at nireklamo nga itong si Jojo Nones at Richard Cruz na di umano na may ginawa sa kanyang kahalayan, ay sunod naman dito ay lumutang naman itong si Gerald Santos na sinasabi na meron talagang mga ganitong klaseng direktor. Ngunit alam nyo ba meron naman isang direktor na tila ba kumampito sa nasabi nating dalawang akusado? Ayon nga kay Direk Joel Lamangan, matagal na raw itong kalakaran pagdating sa showbiz at hindi na daw bago ang ganitong mga eksena. Marami rin na raw mga artista na mga sikat na sikat ngayon na kung saan ay dumaan raw di umano sa mga director nga na bakla. Tila ba hindi rin ito nagustuhan ng aktor na si Ahron, Villena at sinupalpal niya nga si Direk Joel Lamangan. At dahil dyan ay pinagkakaguluhan na nga ang nasabi natin si Joel Lamangan versus Ahron, Villena na ito daw di umano talaga ang kanyang pinapatamaan. Dahil nga nag-post nga itong si Lamangan na tila ba mukhang kamti nga siya kay Jojo Nones at Richard Cruz. Aalamin natin ang mga pasabog nga ni Ahron, Villena at bakit nga siya medyo galit talaga sa nasabi nating direktor. Direk Joel Lamangan naglabas nga ng saloobin hinggil nga sa kinakasangkutang issue ni Sandro Mulak at ng dalawang independent contractors at sinabi niya nga panahon pa lang kopong-kopong meron na yun, Diyos ko, ilang mga artista nang naging leading man at sumikat na nanggaling sa bading. Ang dami na, yan nga ang derechahang sagot nga ni Joel Lamangan sa nasabi natin issue na tila ba hindi rin nagustuhan ng ibang mga netizen lalo na ni Ahron, Villena na tila ba sabi niya ay parang ang mas proud pa siya na ganito ang kalakaran sa showbiz. Eto naman ang nasabi nating post ni Villena. May nakita akong post na nagsalita pala itong direktor na ito na matagal na daw nangyayari yung mga ganong senaryo. Parang proud na proud ka pa. Eh kung sabihin ko kaya na isa ako doon sa artistang na-exploit at ikaw yun. Tandang-tanda ko nung kailangan ko mag-laster sa eksena, cameo role lang ako at tumutulong na sa akin sa production pero pumasok ka sa CR at pinaalis mo siya. Ang sabi mo pa, dapat hindi ka napapalagay sa kanila. Ako na dapat maglalagay niyan. Wala namang problema sa akin, pero ilang beses mong kinatamaan at dinidikit yung kamay mo, inirespeto kita bilang tao at direktor kasi magaling ka. Pero dahil baguhan pa lang ako noon, oo lang ako ng oo. Kasi kailangan ko din kumita ng pera, pero malamang hindi mo na maalala kasi sigurado ako, hindi lang ako ang ginawan mo nang ganon. Nung ini-interview ako sa Fast Talk noong hindi kita pinapangalanan kasi may respeto pa din ako sa'yo. Kahit mga staff nagtatanong sa akin, hindi ako nagsalita. Kaya sana tahimik ka na lang din. Kahit noon or ngayon, never naman magiging tama yung gagawing ganon. Kung totoo ba or hindi, hindi mo dapat itolerate yung mga ganong bagay. Yan nga ang talagang diretsahan naman pahayag ni Ahron or Ahron, Villena sa eksena nga na yan na mga nangyari sa kanya ng kabataan niya na hindi pa siya ganoon kasikatan. Malamang at sa malamang ay baka marami na naman mga nagsisilabas na tila hindi lang daw ito ang nangyari kay Ahron. Baka mamaya merong na naman mga lumabas kay Villena na mas malalim pa kung kaya napaghuhugutan niya ang ganitong glassing mga post. At marami nga mga nagko-comment na mga netizen na tiyak marami pang mga lulutang na mga aktor na magpapahayag nga rin ng kanilang mga naranasan sa mga dating direktor or sa direktor kasalukuyan. Ano-ano talaga ang mga kaganapan sa totoong pangyayari kapag wala ngang kamera. Ano ang inyong opinion sa ipinahayag rin ngayon ng aktor na si Ahron, Villena?
Mag-comment naman kayo sa ibaba kung naniniwala kayo sa kanyang mga isiniwalat. For sure, ako ay naniniwala ako 100% sa kanyang sinabi.